Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Andito ako sa rooftop ng isang condominium sa Mandaluyong na kung saan ay mapapansin niyo may mga pagkukumpuni pang nagaganap at inyong titingnan ang kapaligiran ay rooftop nga ito pero puno ng mga halaman. Wow! So tungkol di umano sa ating pong mga naririnig na mga patutsadahan sa social media ng sikat na si Vice Ganda at ito pong si Tito Sen. Sabi ni Tito Sen, ang lalaki ay hindi pwedeng maging babae at ang babae hindi pwedeng maging lalaki. Ngayon, ang lalaki ay hindi makaka-reproduce. Ibig sabihin, hindi magkakaroon ng chance na manganak dahil ang totoong pagkakalika sa babae ay may ovary. Di umano ay nag-react ang sikat na komedyanteng si Vice Ganda at sinabi niya na paano daw yung mga babae na meron namang ovary pero ayaw manganak at yung iba ay meron tinatawag na problema sa kanilang mga katawan at paano yung mga tao na babae nga pero mas piniling huwag magkaanak. Ganun pa man, ang usapin na ito ay masyado nang lumalaki. Hindi na istorya ngayon kung ano ang nasa loob ng tiyan o ng katawan. Ang istorya dito ay kung ano ang katotohanan. Sa totoong buhay lamang ang Diyos ang nakakaalam na ang babae ay subject to reproduce a child sa pamamagitan ng pakikipagniig niya sa lalaking asawa. Yun po ay napakalinaw at kung ang mga tao ay magdidesisyon na gusto nilang maging katawang babae sila kahit ang katotohanan sila ay lalaki at kung sila ay katotohanan ng babae at gusto nilang maging lalaki, yun po ay choice nila. At yan po ay hindi magkakaroon ng katuparan ayon sa natural at orihinal na process. Ngayon mga kaibigan, ang tao po ay may choice. Ano man ang gusto niyong gawin, sumigi kayo. Pero ang katotohanan ng Diyos ay hindi pwede nang mabaliktad o mabaluktot. People can change whatever they want hanggat nang naipupwede or nakakaya. Pero kapag tayo sasalungat sa istorya ng katotohanan ng Diyos at maski yung talagang alam ng karamihang katotohanan, talagang magkakagulo. Maaaring may hindi magkasundo, maaaring may hindi umayon. Pero alin po ba ang inyong papanigan? Ang katotohanan o ang sabi-sabi lamang? Maraming pong salamat muli si Brother Orly. Ito ano, ako ay nakasando lamang di umano. Dahil umagang umaga ako'y nataranta sa mga nakikita ko at nang hindi naman tayo maging problema sa ating pong trabaho dahil ang trabaho ko ay maya-maya pa naman. So hanggang sa muli mga kaibigan, God bless. You will know the truth and the truth shall set you free. That is in John 8:32. Hindi po yung sinasabi na the truth shall set you free. No, you will know the truth and the truth shall set you free. Yun po ang katotohanan. Maraming po salamat sa inyong pagsusubaybay dito po sa ating Encouragement Ministry International by Brother Orly. God bless.